Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong maisipan ni Dr. Tanyag ang mga ginagawa ng kanyang anak ay dito, naisip nitong walang ang kasalanan si Annalyn, kung kaya't nasampal nito ang kanyang anak dahil nagsasabi umano ito ng totoo. At dito, nang maisip din ni Dr. Tanyag ang mga ginagawa ni Joey na muntikan nang mawala si Annalyn sa paaralan dahil sa kudigo na nakita nito sa bag, at dito, nang kumprontahin ito ni Dr. Tanyag ang kanyang asawa na si Moira at mapilit niya itong mapaamin. Totoo nga ba na nag-cheating ang kanilang anak? Ay dito, naisipan nga itong kausapin ni Dr. Tanyag si Annalyn, ngunit nang kanyang pagpunta ay nag-aayos na itong si Annalyn sa kanyang mga gamit. At sinabi nito na sandali na lamang umano dahil malapit na itong matapos sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. At pagkatapos ay aalis na ito. Ay dito, agad naman itong nagsalita si Dr. Tanyag at nag-apologize ito kay Annalyn na nabigla lamang umano ito sa kanyang nakita dahil nadala lamang umano ito sa kanyang galit. Ngunit sinabi nitong si Annalyn na mahirap umano kumilos dahil anak daw ng medical doctor ang may galit sa kanya. Ay dito, papayuhan ito ni Dr. Tanyag si Annalyn na kailangan umano nitong labanan si Joey. Ikakadismaya naman itong si Joey ang kanyang narinig na ang daddy pa niya mismo ang nag-utos kay Annalyn upang kalabanin siya nito. Susumbatan kaya ni Joey ang kanyang ama sa pag-uutos nito kay Annalyn na kakalabanin siya? Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.